Bisaya. Ayan po si Mami Elsie. Kung nanonood man po kayo ngayon, patamsak naman po si Mami Elsie ay masaya na. At ayan nga, ang ating topic ngayon ay ang aso. Yan. At yung ating, naghawol tayo ng ating pinamili dyan sa ating kapitbahay na wholesaler. Ayan po yung ating pinamili. Kasi, ayan, alam nyo na, ako lang po ang mag-isa dito. Hindi tayo makalabas dahil nag-iisa lang po ako dito. Yung aking anak po na taga-grocery ay may trabaho na siya. So, kaya ayan si Mami Elsie. Yung mga pangdagdag natin dyan sa ating tindahan ay dyan na lang muna tayo bibili sa ating kapitbahay na wholesaler. So, okay naman. Eh, kaso syempre, mas maganda yung nagpo-pure gold ka kasi malaki yung points mo doon kay Aling Puring, di ba? So, ayan. Ayan po, mag-iingat po tayo sa ating alagang aso kasi nga, mahirap po, napakalaki po ng gastos. Ayan. So, syempre, dito natin yung kukunin sa ating negosyo, sa ating tindahan. Lahat natin kinukuha dyan, kaya di ba, malaking mawawala sa atin. Kaya kahit anong ingat natin, ayan, hindi ko naman po siya naapakan, pero tingnan nyo po ay kinagat po dito yung ating ginti. So talagang nangitin po siya, kaya natakot pa ako, nagpa-vaccine po ako ng anti-rabies po ng aso. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay, kung nanonood man po kayo, ay patamsak naman po kay Mami Elsie, ay masaya na ako. Ayan po. Ayan nga, sabi nga ngayon ay tagtumal, pero okay lang po. Kahit pa paano naman po ay okay naman po ang ating benta kasi nandito po tayo sa highway, daanan yung ating sari-sari store. So, ganun pa rin po. Medyo list lang yung ating benta, konti lang naman. Eh, syempre may araw po na bonggam-bongga naman yung ating benta. Kaya tiyaga-tiyaga lang po, talagang ganyan po ang negosyo. Ayan, sana po nakapagbigay tayo ng konting kaalaman sa ating mga kasari-sari store dyan, maliit man o malaki. Pero magandang umagang Wednesday sa inyong lahat. Kung nanonood man po kayo ngayon, ay patamsak naman po kay Mami Elsie. Ayan. Katulad ninyo na maganda lagi si Mami Elsie, ayan, pero wala pa po siyang kilay. Ayan. Always think positive and smile. Ayan, di ba? Para maganda lagi ang ating umaga. Yung pagising natin at pagbukas natin ng tindahan, kailangan nakatawa na tayo. Di ba? Ganun. Para maganda ang daloy ng swerte sa atin araw-araw, kailangan lagi tayo naka-smile. At ano man, mayroon dyan na problema, isang tabi muna natin yan. Hayaan mo yan, mga problema na yan. Kasi ang tao ay hindi talaga nawawala ng problema, katambal yan. Ayan, katulad yan, June 10 ako nakagat ng aso, pero hindi po kagad ako nakapag pa-injection kasi nga po ay wala po akong maiiwanan dito sa aking tindahan. So ayan, thank you so much po dyan sa nakatambay dyan sa akin ng 1 million like. Maraming salamat po. Ayan, patamsak na kay Mami Elsie. Samahan nyo naman po akong magyaw-yaw dito kasi 3 araw po akong hindi nakapag-vlog. Dahil nga po dito sa kagat ng aso. Ako nabisi po ako pabalik-balik doon sa doktor para magpa-inject po. So, nung isang araw, first day po na pa-inject ko ay 1,100 ang binayaran ko. Apat na session po. Kaya kahapon ulit, bumalik ulit ako, ay 850 naman po. Bali, 4 na session po yung pagpapa-inject ko sa rabies ng aso. So, sa ano naman, June 19 na naman po ang balik ko. At di ko nakita dun sa card kung kailan naman yung last na punta ko. Ayan po. Kaya mag-ingat po tayo. Naku, ayan nga sa bagay, kahit anong ingat mo. Ayaw niya, hindi ko naman po naapakan yung aso, pero kinagat niya po ako kasi ayaw niya yung hinahakbangan siya. Hinakbangan ko po siya kasi ayaw niyang umalis.
Ayun, bigla niyang sinakmal yung aking binti. Ayan, grabe talaga. Kaya sabi ko dun sa apo ko, ayaw kong may...